i-click nyo yung video ng yun para sa core exercises. Okay, marami nagtatanong sa akin ng mga abs exercises dito sa video natin. So, ilalagay ko sa pinakadulo nitong video para... Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, magbibigay ako ng 6 rules para sa 6-pack abs. Ano ibig ko sabihin sa 6 rules para 6-pack abs? Yung 6 rules na to guys, importante to. Dapat nyo tandaan kung gusto nyo magkaroon ng abs. At saka ito yung mga dapat nyo gawin at saka hindi nyo dapat gawin para lumabas yung abs natin. Okay, kung gusto nyo itong magkaroon ng abs, alam ko lahat ng tao gusto magkaroon ng mga abs. So kailangan pala nyo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea o yung basic idea para lumabas yung abs natin. Pero bago ito umpisa itong video guys, mag-shoutout muna ako sa taong bumili ng e-book natin sa online. At ito si, teka hindi sa phone ko, at ito si Kurt Russell Dina from United Arab Emirates. Binili niya yung 6-pack meal plan natin. Sir, maraming salamat sir sa pagbili ng 6-pack meal plan natin sa website. Kung gusto nyo mag-avail ng 6-pack meal plan natin o yung training e-book natin sa online, pumunta lang kayo sa website natin www.rjbautistafitness.com. Nandun yung dalawang e-books natin guys. Kung interesado kayo, punta lang kayo doon. Nandun lahat ng mga description at saka kung paano nyo ma-avail or ma-purchase yung dalawang e-books natin. For disclaimer lang guys, na hindi ako doctor, nutritionist, or dietitian at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yon at saka experience, share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. So, umpisa na po natin itong video. Yung number one rule na sasabihin ko dito sa 6 na rules, dapat kumakain tayo ng tamang protein. Bakit? Para saan ba yung protein? Sinabi ko na to sa lahat ng video ko noon, yung protein guys, makakatulong yon para makapag-build ng muscle. At the same time, ganun din yung abs natin. Kasi yung abs natin, may maliliit na muscle doon o yung tinatawag nilang tinapay, di ba? Yung tinapay na yon o yung muscle na yon, kung wala tayong kinakain na tamang protein, eh hindi yun magde-develop. Okay, ayun yung number one rule. Kailangan kumakain tayong tamang protein. Ano ba yung mga tamang protein na kailangan nating kainin? Okay, magbibigay ako ng dalawang example dito para magkaroon kayo ng idea. Ito, sabihin na natin kakain ako ng manok or kakain ako ng chicken. Tapos yung chicken na kakainin natin, iniisip na ng lahat ng tao, eh kumakain ka na ng protein. Mali yun guys, tamang protein na pagkain sa tamang part ng manok. At ito yung chicken breast, okay? Yung laman, ayun yung dapat nakakainin natin. Kasi kung kakainin natin, manok, sabihin na natin yung, kakain ako ng manok, pero kakainin mo naman puro balat, di ba? Yung balat, eh anong laman nun? Yung laman nun, puro taba, puro fat. Wala kang makukuha ang protein doon o yung tamang protein. O kaya naman, kakainin natin eh yung wings. Only wings. Yan, uso sa atin to sa Pilipinas. Yung only wings, kakainin natin yon eh ang makukuha natin doon, puro fat din. May makukuha tayong konting protein pero mas marami yung fat na makukuha natin. At saka, tandaan nyo to, yung calories. So, kung gusto mo magkaroon ng abs, kailangan yung calories mo mababa. So, yung isang example. Yung pangalawang example naman sabihin ko dito eh yung pagkain natin ng pork. Okay, yung baboy. Sabihin na natin kumakain tayo ng pork. Tapos sabihin na natin, pork to, may laman to. Ibig sabihin, kumakain na ako ng protein. So guys, kailangan specific. Hindi yung pagkain mo ng pork, kakain ka ng tamang protein. So yung ibig ko sabihin dito, kung kakain ka ng pork o yung baboy, yung laman, yun yung protein. Tapos kung kakainin mo naman, yung taba, ano ba makukuha natin doon? Diba? Kaya nga sinabing taba, fat. So, yung makukuha natin doon, puro fat. At saka, high calorie yun. So, ang ibig ko sabihin, kung kakain ka ng pork, i-minimize mo lang yung taba, kainin mo, yung mga laman lang. Yun yung rule number one ko dito. Pumunta naman tayo sa rule number two. Sa rule number two, kailangan, kapag nag-exercise tayo, pagkatapos natin mag-exercise, pumunta tayo sa gym, or nag-jogging tayo, or kung ano man yung ginawa nating activity, or exercise, or workout, sa bahay, sa gym, or kahit saan, ang kailangan, kumakain din tayo ng tamang carbohydrates. Yung carbohydrates, maganda yun, makakatulong yun para yung mga na gamit nating energy, yung lakas natin, ma-replenish siya. Okay? Kasi yung carbohydrates, makakatulong yun. Pero, dapat kakainin natin yung tamang carbohydrates. Ano ba yung tamang carbohydrates na kakainin natin? Ito, magbibigay ulit ako ng example. Kunyari, pagkatapos mo mag-workout, kakain ka na. Tapos kakainin mo naman, kakain ka ng
isang buong pizza, or kakain ka ng napakaraming spaghetti, kakain ka ng napakaraming pansit, ayan, kumakain ka na ng carbohydrate, inisipo na, ay, ito na yung carbohydrates, kakain na ako ng marami nito para ma-replenish yung energy ko. Mali yun, guys, yung mga carbohydrates na kinakain nyo, dapat tama, okay? Ito yung mga carbohydrates na recommended ko. Isang cup ng rice, okay yun, or vegetables. Yung vegetables, guys, carbohydrates yun. At the same time, meron din yung fiber. Kung kakain tayo ng mga maraming vegetables o yung kahit anong klaseng gulay, maganda sa katawan yun. At the same time, maganda rin yun sa immune system natin. Okay? Hindi lang yung basta-basta kakain ka ng kahit anong carbohydrate, eh iniisip mo, ma-replenish na yun ng energy sa katawan mo. So, kailangan maging specific ka katulad sa protein. Yan, nagigets nyo? So, pumunta naman tayo ngayon sa rule number 3. Sa inyo, rule number 2. So, rule number 3, ito naman, guys, tandaan yung importante to. So, yung rule number 3, kailangan natin iwasan yung mga prito o yung mga fried foods. Okay? Anong ibig ko sabihin sa mga fried foods? For example, bumalik tayo sa chicken. Ayan, yung chicken, sabihin mo na, oy, kumakain ako ng chicken breast. Ayan, kumakain ako ng protein. Ayos to. Pero, yung kinakain mong chicken breast, eh, piniprito mo naman araw-araw or piniprito bago mo kainin. Eh, ano ba ang ginagamit sa pagprito? Di ba yung mantika? Alam mo ba kung gano'ng karaming calories ang isang kutsarang mantika? Or for at least isang serving. Sa isang serving ng mantika, estimated ko to at least 500 calories. Isang serving lang yun ng mantika. O siguro sa isang kutsara mga nasa 100 to 200 calories na. So isipin mo na lang yun. Kung ilalagay mo yun, tapos yung mantikang yun, punong-puno pa ng fat. Yung fat content. Okay? So, ilalagay mo yun, ipiprito mo yung chicken breast mo, ano mangyayari, di ba? Ganun din, kumakain ka ng high calorie, pati yung fat mo mataas din. So, instead na prito, ang gagawin natin, iihaw na lang natin yung chicken, o kaya yung pork, o yung isda, o yung beef, or kahit ano man yung kakain natin protein. Okay? Kasi, yung ihaw, ang gagamitin natin, ano ba? Di ba, wala tayong mantika gagamitin doon? Yung foil lang, kung babalutin natin ito sa aluminum foil. So, yun, maganda yun, at least wala kang ginagamit na mantika, at saka, low calorie siya. Di ba? Nagigets nyo. So, kung gusto mo iprito, eto, bibigyan kita ng isang choice mo. Or, kung meron kang non-stick pan, gamitin mo yun, tapos gamitin mo yung spray, cooking spray. Yung cooking spray, per spray, isang calorie lang yun. Okay, so sabihin mo ng limang spray, meron ka lang 5 calorie at saka mababa yun sa fat. So instead na gamitin mo yung mantika, ayun na gamitin mo yung cooking spray. Diba? Maganda yun. So pumunta lang tayo sa pang-apat na rule. Kailangan, sinabi ko nga kanina na kumakain ka ng protein na dapat hindi prito, ito naman, kailangan mag-focus ka sa diet. Ano ibig sabihin sa mag-focus ka sa diet? So ang ibig ko sabihin dito, kumakain ka nga ng protein, ngayon, ng tama protein, ng inihaw, na hindi prito, tapos bukas, lalagtak ka naman ng kung ano-ano, kakain ka ng ice cream, kakain ka ng donut, kakain ka ng cake, kakain ka ng spaghetti, kakain ka ng pizza, kakain ka ng fried chicken, kakain ka ng french fries. Ano mangyayari sa'yo, guys, di ba? So, kailangan yung diet mo, mag-focus ka, consistent yun. Ang yun ang ibig ko sabihin. Hindi lang yung isang araw, tama kinakain mo, sa next day, hindi, tapos sa next day, tama na naman, sa next day, hindi, di ba? So, kailangan, araw-araw, tama yung kinakain mo. Alam mo yung kinakain mo. Yung ibig ko sabihin, consistent ka dapat, or mag-focus ka sa diet mo. So, yun yung rule number 4. Punta naman tayo sa rule number 5. So, rule number 5, kailangan yung sa pag-exercise, guys. Itong rule number 5, importante to. Kailangan yung pag-exercise natin, hindi lang lagi sa abs, okay? Kailangan may mini-workout tayong compound exercises din. Ano ba yung mga compound exercises? Ito, basic lang to, guys. Pag nasa gym ka, kailangan gawin mo yung tamang compound lift katulad ng deadlift, back squat, bench press, overhead press, pull-ups. Kailangan mong gawin yun. Or kung nasa bahay ka man, kung wala kang bench press, ano bang kailangan mong gawin? Push-up, pwede na yun. Substitute mo muna habang nasa bahay ka. Or pull-ups, kung meron ka makuwang hawakan sa bahay na kahit anong pull-ups, yun ang gamitin mo, di ba? Yung mga compound exercises, makakatulong yun para matrain din yung abs natin. Kasi yung abs natin o yung core natin, yun yung magbibigay ng tulong
yung para makapagbuhat tayo ng mabibigat or ng compound exercises or para magawa natin yung compound exercises ng tama. So, tandaan nyo, yung compound exercises makakatulong din yun para mag-burn ng calories. Tapos, syempre, pag nagawa mo na yung compound exercises, dapat meron ka rin magandang core exercises o yung para sa abs lang. Kung gusto nyo ng core exercises dito, ang gagawin ko, ilalagay ko yung link sa pinakadulo nitong video. Meron dong video, click nyo yung video ngayon para sa core exercises. Okay, marami nagtatanong sa akin ng mga abs exercises dito sa video natin. So, ilalagay ko sa pinakadulo nitong video para pagkatapos itong video, i-click nyo yun or kung gusto nyo gawin yun, makakatulong yun. Kahit girls, kahit saan, magagawa nyo ito sa bahay man or sa gym. Kung nasa bahay ka lang, okay yun. Pumunta naman tayo sa pang last o yung pang 6 rule ko dito. So, yung pang 6 rule ko dito, kailangan subscribe ka dito sa YouTube channel natin. Hindi, joke lang. Hindi joke yun, pero mag-subscribe ka lang kung di ka pa-subscribe. So, yung 6 rules natin, kailangan mag-cardio ka din. Okay, sa exercise dito, ibig sabihin dito, hindi lang puro exercise ka, kailangan dapat nagka-cardio ka rin at the same time. Yung cardio, makakalusyo ng calories. Kapag nag-lose ka ng calories, ibig sabihin, yung calories na mga pinagkakain mo during the week or during the day, eh, matatanggal mo yon para lumabas yung abs natin. Okay? Make sense, di ba? Ito yung 6 rules ko sa 6-pack abs. So guys, ito muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana huwag nyo kalimutan na i-like itong video para tumaas din yung likes natin. At saka guys, kung gusto nyo mag-add ng rules or ng rule dito sa 6 rule para 6-pack abs natin, ang gawin nyo, comment nyo sa baba. Hintayin ko yung mga comment nyo para makita rin ng mga ibang subscriber natin yung mga comment nyo. At saka huwag nyo kalimutan, share nyo din itong video. Ulitin ko lang po kung bago po kayo sa YouTube channel natin, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin na every Friday para sa bago natin video. Kung ma-miss nyo man yung every Friday, huwag kayo mag-alaba. Sa pagka-subscribe nyo, i-click nyo yung notification button straight away para makita nyo yung bago natin video or yung latest video natin every Friday. At saka para makita nyo rin naman ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace!